suggestion. Okay. What's the beginning? Ang tanong, kailan naging tama ang mali? At kailan naging mali ang tama? Kung nakatulad ka ng habang buhay na pagkakakulong, sa kasalanan kailanman di mo naman ginawa, paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili ng walang sino mang tao mong hinihingian ng tulong? So, ulitin ko po yung tanong. Yan, makinig po kayo para po maintindihan po ninyo. Kailan naging tama ang mali? At kailan naging mali ang tama? Kung nakatulad ka ng habang buhay na pagkakulong sa isang kasalanan na kailanman ay hindi mo naman ginawa, paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili nang walang sino mang tao hinihinga ng tulong? Naniniwala ako na may tatlong bahagi ang balangkas ng katanungan ito. Una, kailan naging tama ang mali? Nagiging tama ang mali kung ito ay nakakadulot ng kabutihan para sa kakarami. Tama! Pangalawa, kailan nagiging mali ang tama? Kapag ito ay nagdudulot ng kasamaan sa mga tao na hindi natin inaasahan. Pangatlo, kung ako ay makumulong at ipaglalaban ko ang aking sarili sa isang bagay upang ako ay makalaya nang walang hinihingi tulong mula sa iba, ang tanging ko lamang kong gagawin ay magdasal. Dahil naniniwala po ako na ang pagdarasal o ang katanungang ipinigay ay ang paghingi ng tulong sa tao, ngunit hindi sinabi sa katanungan na humingi ako ng tulong sa buong may kapal. Dahil naniniwala po ako na isa lamang po na kung ako na lamang mag-isa ang natitira sa selka at isa na lamang po ang aking mahinga ng tulong at iyon ay ang ating buong may kapal. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 6. Okay, next is number 9. Number 9 is Miss Marian Riven. Okay, so ready ka na, number 9? Okay. May mga katanungan na hindi kaya ubutin ng ating kaalaman. May mga kasagutan na kailanman ay hindi tugma sa isang mabigat na katanungan na itinatanong sa atin ng ating kapwa. Ang tanong, sa iyong palagay, bakit kaya nagkaroon ng salitang bakit at bakit? Again, may mga katanungan na hindi kaya kaputin ng ating kaalaman. May mga kasagutan na kailanman ay hindi tugma sa isang mabigat na katanungan na itinatanong sa atin ng ating kapwa. Ang tanong, sa iyong palagay, bakit kaya nagkaroon ng salitang bakit at bakit? Pinginan ang dila at labanan ng talino ngayong gabi ang dapat ipakita ng bawat kandidat ang nasa inyong katan. Ang katanungan ay, bakit laging may katanungan na bakit o bakit? Nais ko pong malaman ninyo na ang buhay ng pakla ay parang isang patpat. Ipaling mo sa kanan, kabiguan. Ipaling mo sa kaliwa, kalungkutan. Subalit, kapag tinahak mo ang tamang landas patungo sa kawayang ito, matutuntun mo na sa dulo nito ay magtatanong ka pa rin kung bakit o bakit nga bang kaming mga bakla ay nilikha pa rin dito sa mundong ikaw. Ang mga babae, umiiyak para sa mga lalaki. Ang mga lalaki, kayang pumatay para sa mga babae. Ang mga tomboy, gagawin ang lahat, makamtam lamang ang pag-ibig ng isang babae. At kaming mga bakla, patuloy at patuloy pa rin pong magtatanong kung bakit at bakit kami nilikha dito sa daigdig sa kabila ng aming sakit na nararanasan, sa kabila ng aming sakit na tinatamasa habang nabubuhay dito sa daigdig. At sa huli pong kasagutan ng aking katanungan, bakit o bakit? Sapagkat tayong mga nilalang ng Diyos kailanman hindi nagkaroon ng kakontentuhan dito sa mundo. At yun ang dahilan kung bakit patuloy tayo nagtatanong kung bakit o bakit
sapagkat hindi natin pinapagpasalamat ang mga bagay o di ba ang maliit na bagay na ipinagkaloob sa atin. Masigit nating hinangad ang mga bagay na maaari pagkaloob sa atin na malaking pahalaga, gamit, material o ano pa mga bagay. Bakit hindi natin subukang magpasalamat nang sa gayon ang salita o ang tanong na bakit o bakit, kailanman isasalilinin mo na lang at hindi mo na kailangan pang ipangalandakan sa iba. Dahil tutok ang kabuhay na masaya at kontento dito sa mundong ibabaw. Maraming maraming salamat. Thank you so much, candidate number 9. Are you ready na? So, puro Tagalog ito at sadyang napakahirap kausapin ang isang taong nababalutan ng puot at galit sa kanyang dibdib laban sa taong kinasusuklaban niya. Ang tanong, paano mo patatahanin ang taong umiiyak kung alam mo mismo sa sarili mo na ikaw ang dahilan ng kanyang pagluha? Again, sadyang napakahirap kausapin ang isang taong nababalutan ng puot at galit sa kanyang dibdib laban sa taong kanyang kinasusuklaman. Ang tanong, paano mo patatahanin ang taong umiiyak kung alam mo mismo sa sarili mo na ikaw ang dahilan ng kanyang pagluha? Ang sakit. Sorry. Okay. Mga mahal kong mananood, ang katanungan pong ibinigay sa akin ay sobrang relate po sa aking buhay. I will just to answer these questions based on my own experience in life. I don't want to go around the bush just to make sure that the judges will impress because of my answer. But I believe that the best answer for tonight is based on your own experience. You know what, ladies and gentlemen? Ang katanungan pong ito, minsan na rin pong naging puot at nagkaroon ng galit sa aking dibdib. Masasabi ko pong sobra kinasusuklaman ko kung ano ang nangyari sa buhay ko. Ayun po ay patawalan ng aking ina. You know, ladies and gentlemen, 4 years ago, I actually experiencing anxiety and depression. And I was diagnosed clinical depression. You know what? Totoo po yun. Hindi madaling kausapin ng taong sarado ang isip. Dahil naniniwala ako, masasayang lang ang oras at pagod mo kapag kinausap mo ang taong ayaw makinig sa'yo. Kahit na anong pangalan ang sasabihin mo sa isang tao, hindi kanya pakinggan dahil punong-puno siya ng galit sa kanyang dibdib at sa kanyang isipan. You know what, ladies and gentlemen, one thing I realized in life, hayaan mong tao ang magalit. Hayaan mo siyang magalit, maging masaya kung anong emosyon ang kanyang nais gawin sa kanyang buhay. Dahil naniniwala ako na ang pangyayari ngayon at ang emosyon na yun ang magtuturo sa kanya bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting nilalang dito sa ating mundong ibabaw na ginagalawan. And I believe that's the best experience or lesson in our life. Because I believe that's the essence of your life. And your life is like a bottle of what you say and what other people think. But the most important is how you stand on your own words without stepping on other people's shadow. Because by the end of the day, what is the vital is not the word except, but the action that you will make. Then ladies and gentlemen, always remember that we'll live in this world full of diverse ideas. And what matters most is what is in your heart. And that we will thank you and good evening. Thank you so much, candidate number 10. Ayan. So napakahirap ang tanong na napunta sa kanila, no? Pero dito naniniwala ako mas mahirap kausap yung pipi pag hindi lang sa sign language. Opo. Di ba? Tama po. Okay. So, paano mo siya kakausapin? Hindi na lang sa salita, wala pang sign language. Okay. Napakahirap. Okay. Next is number 11. Number 11 is Miss Paul de Villarino. Okay, pumulot ka na, Nakshi. Bukas na gabi. Napakahaba. Ano nung Bible verse po ito? Okay. Anak-anak. Okay. Ang sabi ng iba kapag tayo ay nangarap, dapat natin itong samahan ng sipag at tiyaga.
Tiwala sa sarili, higit sa lahat, kaakibat nito ang taimtim na dasal sa ating Panginoon. Ang sabi ng mas nakararami, ang ating magandang kapalaran ay nakabuhin sa ating mga palad. Subalit, paano mo magagawa ang iyong magandang kapalaran? Kung merong isang tanong na hahadlang para makamit natin ito, ang tanong, bakit kaya tayo isinilang na hindi pantay-pantay ang ating mga dalili sa kamay at paa? Ulitin ko. Ang ganda pa na intro, no? Bakit daw di pantay ang dalili sa kamay at paa? Ulitin ko po. Ang sabi ng iba, kapag tayo ay nangarap, dapat natin samahan ito ng sipag at tiyaga. Tiwala sa sarili, higit sa lahat, kaakibat nito ang taimtim na sa ating Panginoon. Ang sabi ng mas nakararami, ang ating magandang kapalaran ay nakaguhit sa ating mga palad. Subalit, paano mo magagawa ang iyong magandang kapalaran kung merong isang tanong na humahadlang para makamit natin ito? Ang tanong, bakit kaya tayo isinirap na hindi pantay-pantay ang ating mga dalili sa kamay at paa? Okay, so thank you for that very mind-boggling question. So, bakit nga ba tayo isinirap na hindi pantay-pantay ang mga kamay at dalili sa ating mga paa? Kung tutuusin ating mga hurado at manonood, hindi talaga siya hadlang para sa akin dahil iniwala ako na ang isang tao ay makakamit niya ang kanyang mga pangarap sa buhay kahit ano pa ang estado nito sa pamamagitan ng determinasyon at compassion sa kanyang sarili at para sa kanyang mga pangarap sa buhay. Thank you so much. Thank you so much. So, ready ka na ba? Number 12. So, sa'yo, ano, yung kanina isang buong page, yung 3 pages. Ayan. Okay, so, para sa pang-apat, ang pang-apat na katanungan ay magmumula. Kunin ko mamaya tamo kasi nalagay ko. Ayan. Nakalagay dito para kay Greater Lafro District 5 Gender Development Peace Day for Ride 24-24. Registration form po pala ito. Okay. Hindi, ang tanong ay magagalit kay Mami Stephanie. Hi. 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 Bakit ganyan? Bakit yung mga question? Medyo pressure po, pero kakayanin. Ang ugali o kulay o kinikilos ng isang tao, hindi natin ito malalaman kung hindi ito natin nakakasama ng napakaraming beses o mahabang panahon. Ang sabi ng iba, madaling maging tao, subalit napakahirap magpakatao. Ang tanong, sa iyong palagay, ano ang kaibahan ng tinitingnan kaysa tinitigan? Maraming salamat po sa napaka-interesadong katanungan. Ngayon po, ang katanungan ay ano nga po ba ang pinagkaiba ng tinitignan sa tinitigan? Una ko pong ibibigay ang rason o ang aking sagot sa tinititigan. When we say tinititigan, we're just only looking. We're just only appreciating the physical attributes of a person. We're just only looking at and appreciating the physical beauty of a certain individual. Now, the second question is that, ano para sa akin ang tinitignan? Para po sa akin, ang tinitignan is not just only observing the physical attributes, but what it's really inside of the physical attitude or behavior of a certain individual. I firmly believe, my dear friends, that in this world of full of fake people, we should be vigilant to choose the right circle of friends. Nowadays, we cannot deny the fact that there are so many people who are a great pretender to be a good when you are in front of them. But when you are already at the back, they will go to backstab you. So it's really important for everyone to know that
In this world, we have to choose the correct circle of friends, to choose the correct people that surrounds us, that will motivate us and lead us to be a good person in this world. Now, my dear judges, to my lovely audience, if my answer is not yet enough, and if you need a further explanation and clarification with my answer, I'm just at the backstage po. I'm always free over a cup of coffee. Thank you. Nang itinatong nakatadugan sa kanyang balikat.